Hello mga boss, magandang araw at welcome back sa akin channel, no? Sa araw na ito mga boss, sana'y nasa mabuting kalagayan kayo at safe sa inyong mga lugar. Ngayon ay naka-lockdown dito sa Davao at kung lalabas ka, dapat meron ka ng dalang quarantine pass. Kapon lang dumating yung quarantine pass ko. So ngayon ay para hindi naman tayo nasa risk masyado, mabawas-bawasan yung risk pag namamalingke tayo, lumalabas tayo, namimili ng pagkain, ay gagawa ako ng aking DIY na sarili, personal protective equipment. Ito ang aking kailangan. Ang gagawin ko pala ay yung mask na nakaganyan na clear siya. Kaso lang wala akong clear na nabili. So ito ang aking nabili. Pero kung meron kayong mas clear talaga, yung hindi ganito na parang ano pa, ay yun ang bilihin nyo mga boss. Dahil ito ay medyo harang sa mata, para pag namalingke ako ay hindi delikado masyado sa mga droplets. At sa ngayon ay airborne na po ang virus na yan. So hanggat maaari ay huwag nang lumabas. Ito ay plastic folder na hindi naman talaga clear kung nakikita nyo yan. At saka meron akong konting insulation foam dito. Tapos itong garterized na sirang flashlight. Tapos meron akong gunting. Tapos stick glue. Ayan, glue gun. So ang plano ko ay ganito mga boss. Itong ating ano ay nakaganyan siya dito sa ating mukha. Nakatabon siya. So guntingin natin ito, gupitin natin ng hanggang dito. Itong akin ay sarili ko lang to mga boss. Merong mga nagbibenta ng ganito, mura lang naman, pero yun nga lang, makikipag-meet up ka pa. Ito yung gagawin kong parang spacer natin sa ating mukha, no? Para hindi nakadikit yung plastic sa ating mukha. So, itong ganito mga boss ay kayang-kaya nyong gawin, no? Kung meron lang kayong mga konting mga materialis dyan sa inyong bahay na gaya nito. Hindi kasi pwede yung karton, kasi pag karton ang gamitin mo, ihuhugasan mo kasi to. It's time na umuwi ka, gamit mo to, hugasan mo ng ano, i-disinfect mo siya. So hindi pwede yung karton ang ilagay-ilagay mo, kasi pag hugas mo, nabasa na yung karton, sira na siya agad. So maganda yung pwedeng hugasan ng mga materyales ang gamitin mo. Ito, akin, maganda ito. Itong insulation foam. So ito siya ay sa loob ko ilalagay. Yan. Tapos sa tingin ko medyo manipis pa to. Pag ilagay sa noo, tingnan natin kung may space na ba siya. May space na siya konti. Sa tingin ko okay na nga siya. Pwede pa dagdagan pa ng isang linya. So ayusin muna natin para naman hindi pangit tingnan ang itsura niya. Ayusin natin ang gupit. Ito, pwedeng mong hugasan to pagkatapos mong gamitin. Tapos ibilad mo lang. So pwede mo na ulit siyang magamit next time pag lalabas ka. So madali lang to. Kung makakagawa pa po kayo ng mas maganda pa, mas gandahan nyo pa, kasi itong akin, ano lang to eh. Hindi talaga magandang pagkagawa. So itong silver na to, ito ang ilagay natin sa ating noo siguro. Yan. So ito ang idikit ko dyan, ganyan. Tapos dagdagan ko pa pala ng isa pang linya para medyo malayo-layo konti ang distansya niya sa ating mukha. So kumuha lang ako ng isa pang nagunting ako doon sa aking stock, no? Meron pa kasi ako dyan maraming insulation foam, sobra. So mas maganda pag dalawang patong siya, medyo distansya siya sa mukha mo ang plastic. Tapos patong ko siya dyan. Ayan, dalawang patong yan. Ayusin natin ang gupit para hindi pangit tingnan. So ganyan siya, glue natin. Lahin na natin ang stick glue. Tibay na siguro yan.
dali lang naman to guys, kaya nyo din gawin to. Mas maganda pa nga kung mayroon pa kayong clear. So hanapan natin ang paraan to mamaya paano maikabit. Unahin muna natin to, idikit natin to dito. Ayan, dalawang patong na siya. Ayan natin. Ang ganda ba siya? Ayan. Mas malayo-layo siya sa iyong mata. So, mas okay siya. Tapos, itong ating garter na to, tingin ko hindi maganda na putulin siya. So, ang gagawin natin, idugtong lang natin siya. Kasi pwede naman to siya na nakaganito. Ganyan siya. Lagyan natin siya ng ano dito, yung parang hawak sa kanya dito, tatlo siguro. So ito ang naisip ko mga boss, pwede naman siyang hatiin. Ito ang gagawin kong panghawak sa kanya dyan. Makita nyo na lang yan pag matapos na. Kasi dapat kasi hindi pa restrict yung kanyang, kasi rubber to siya. Ayan. Hindi siya dapat nare-restrict, dapat makatagalaw pa rin siya. So gagawan ko siya ng parang ano dito na yung parang sa belt. Personal protected equipment. Suot natin. So, yan mga boss. Okay na. Pwedeng-pwede na to. Baba mo siyang konti para yan. So, yan mga boss. Kung nakikita nyo, pwede na to. Pero mas maganda kung meron kayong clear, kasi ito parang ano sa mata, hindi siya masyadong malinaw. Wala kasi akong mabiling clear, nakita ko lang to, naisip ko na gagawa na lang ako ng parang para maipakita sa inyo paano ko ginawa. Ito na ang ginawa ko. So ako kasi pag lumalabas ako, meron akong helmet, bumotor kasi ako, meron akong helmet. So itong helmet ko na to mga boss, yan na siya, yan na ang pinaka-protective gear ko. Hindi ko na yan tinatanggal. Pag namamalingki ako, nakasuot to lagi sa akin. So para naman dun sa mga walang helmet, madali lang tong gawin. Ito na lang ang gawin nyo. So madali lang. Kung wala kayong ganito na parang rubber, pwede naman garter. Or lagyan nyo ng PC, itali na lang sa likod. So meron na kayong sariling protective gear na magagamit. Tapos, syempre, magsuot din kayo ng mask. Hindi porkit may ganito na ay hindi ka magsuot ng mask. Tapos, suot nito. Ayan. O, diba okay? So, mga boss, hanggang dito ang aking video. Sana'y maging kapaki-pakinabang sa inyo itong aking nagawang personal protective equipment na hindi naman talaga clear. Mas makakagawa pa kayo ng mas maganda pa rito sa aking nagawa, at saka yung clear ang gamitin nyo dito. So hanggang dyan, ingat tayo lagi mga boss, hanggat maaari stay at home. Hanggang dyan mga boss, ang mga magpa-shoutout, yung mga magpa-shoutout sa susunod na video na siguro, kasi marami po akong gagawin, hindi ko pa na wala sa akin yung listahan ng magpa-shoutout. So hanggang dyan, salamat sa support mga boss. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo at i-like nyo ang ating video. Kung hindi nyo naman gusto,
Yung kung bala kung gusto niyo mag-dislike. Hanggang sa susunod. Stay at home, stay safe. We heal as one piece. One piece.